first quarter of the year pa lang, talagang binaaway na ni Trillanes si Lenny kasi gusto ni Trillanes na iitsapwera si Lenny. Ito ay ayon sa akin. At alam ko rin kung sino ang nag-set up ng meeting. Okay. Bilang gusto ni Trillanes siya magpresidente o si Risa Ontiveros, pero more on Trillanes talaga. So yun yung chika boom boom na yan. At yung meeting na yan, hindi yan pwedeng aksidente lang. I know that. Okay? Kasi si Lenny at saka si Inday Sara, pareho ng kapalaran. Parehong nabudol. Okay? Nabudol ng kanyang mga kaparty sa liberal, sa Bangka Kamping, at si Sara nabudol ni Bangag. So, but anyway, I'll talk about Lenny Robredo and Inday Sara. Kasi ngayon, mukhang, teka, wait a minute. Mukhang nagwawala si Trillanes. At mukhang galit na galit. At, you know, gustong mangagat. Ganito kasi ang kwento niyan. Alam ko ang chika boom boom niyan. Ang chika boom boom. Okay. Madam, kailan may pupunta sa Malacanang? Meron yan. Papasan ba't matatapos din tong laban natin, mga palangga? So then, actually, first quarter of the year, may nakarating na sa akin na information na si Lenny ay inatsyapwera na ng mga dilawan niyang kakampi. Gusto ko lang linawin sa inyo na tama talaga si Lenny nung time na binoboljak natin siya na mambubudol ang mga Marcos. Tama siya. Kaya nga lagi kong kinukulit, di ba? Sabi ko dito sa vlog natin, nasaan na si Lenny? Bakit hindi siya ngayon magsalita? Okay? Kasi anti-Marcos siya, di ba? Lagi niyang sinasabi, never again. At siyempre, sa Liberal Party, sa partido nila, ay sanib-puwersa sila during the time nang nilalabanan ni Lenny yung mga Marcos o yung mga Marcos, yung mga Bangag. Pero first quarter of the year pa lang, talagang binaaway na ni Trillanes si Lenny kasi gusto ni Trillanes na iitsapwera si Lenny. Ito ay ayon sa akin. At alam ko rin kung sino ang nag-set up ng meeting. Okay? Kahit busy po ako sa aking birthday celebration for 2 weeks now, alam ko kung sino nag-set up ng meeting. So mamaya bibigyan ko sa inyo yung initial. Basta isa ka mapasok lang, hinahan ko lang yung boses. Hindi kayo sanay sa boses kong pa-demure kasi may natutulog sa tabi ko, mga palangga ko, mga friends ko. So, tinatapo na, okay, nila Ontiveros. According to my source, gusto nilang i-echapera na si Lenny Robredo sa Liberal Party. Kasi nga, feeling nila, parang, you know, hindi feeling nila, nakikita nila na wala ng ganung klaseng popularity at wala ng support kay Lenny kasi tinapo na nga nila. Doon ang gusto ni Trillanes siya magpresidente o si Risa Ontiveros, pero more on Trillanes talaga. So yun yung chika boom boom na yan. At di ba lumabas sa ano, sa I think, ito kasi actually ito, hindi ko pa nababasa lahat yung mga tweet at mga balita. Ito kasi galing sa ating source. So yung meeting na yan, hindi yan pwedeng aksidente lang. I know that. Okay? Kasi si Lenny at saka si Inday Sara, pareho ng kapalaran. Parehong nabudol. Okay? Nabudol ng kanyang mga kaparty sa liberal, sa Bangka Kamping, at si Sara nabudol ni Bangag. So ang eksena dyan, mga palangga, ay si Lenny pala, according to my source, ay gustong magprotesta muli laban kay Bangag Jr. sa Pandaraya sa 2022. Okay? Noong 2022 election, di ba? Si Attorney Glenn Chong ay may affidavit yan na sinasabing nandaya talaga si Bangag Jr. But anyway, between the Liberal Party, gusto palang mag-i-push siya na ni Lenny ang, according to my source,
yung protesta na naman sa president, kaso wala siyang nakukuhang support sa kala Trallianes, kala De Lima, dito kala Ontiveros. Kasi, you know, nakita nila na, hindi ka na namin kayo siguro, nakikita nila na, yun na nga, ginamit lang nila si Lenny, user lang talaga sila. So ngayon, kanya-kanya sila, well, alam niyo naman sa politika, di ba? Karamihan ay greedy, karamihan ay vested interest. Actually, pareho nga, sabi nga, pareho ng kapalaran si Lenny at si Inday Sara. So, ayon sa aking source, bigyan natin ng initial kung sino ang nag-arrange ng... Tayo ko muna. Bibigay pa natin. Sige. Kung sino ang nag-arrange ng kanilang pagtitipon doon sa Peña Francia Festival ba? Sa barrio ni Lenny. Start with letter P. Okay. Yung nag-arrange niyan, sabi ko nga sa inyo, kahit busy ako, nakakarating yung mga information. So, start with letter P. So, si letter P, well, matagal na akong, you know, igib mo na. Matagal na akong, matagal ko nang alam kung sino si letter P. No, it's not Panelo. Okay? Ngayon, mga palangga, so, ang kwento talaga niyan, hindi naman din talaga politika. But syempre, diyan nagsistart yan. So siguro, I don't know kung ano pinag-uusapan nila. Pero ang sabi ni Trallianes diyan, mga palangga, okay, nanggigalaitis si Trallianes. Ano ba sabi ng hitad na yon? Tignan natin. Ah, ito. Sabi ni Trallianes sa tweet niya, Ma'am Lenny, gusto nga naming ipa-impeach si VP Sara. Tapos binastos pa niyan si Senator Risa. Bakit po pa minit? Sabi niya, are you siding with her? Okay. So dito pa lang na sinabi ni Trallianes, kitang-kita mo, nakakampi talaga siya ni Lisa Bangag at ni Marcos kasi ang author ng impeachment ni Sara ay si Lisa Bangag o si Lisa Smuggler. Ngayon, nakita niya kung gaano kabgago to si Trallianes. Eh bakit naman niya utusan si Lenny kung sinong imimit ni Lenny? Di ba? Bakit niya utusan si Lenny? Bakit niya didiktahan si Lenny? Diniktahan na nga nila eh. Yung si Pangilinan at saka si Marrojas, alright, hindi na rin sila in good terms ngayon. Wasak na ang kakamping kasi ang mga kakamping na anti-Marcos, na totoong anti-Marcos, nandoon pa rin sa kanilang pinaglalaban pero nagpapakaramdaman sila. Yung mga kakamping, na mga tinraidor kayo, kung may kakamping kayo dito, katulad ni Trallianes, katulad ni Ontiveros, na inappoint ang kanyang sister at ang brother-in-law ni Bangag Jr., hindi na yan magiging kakampi ni Lenny. Okay? Hindi na magiging kakampi ni Lenny kasi nagkaroon na ng benepisyo si Ontiveros sa kay Bangag. So, ganun ang nangyayari ngayon. Kaya naman si Lenny, according to my source, somehow, hindi lang ina-announce ni Lenny siguro to, maybe one day, is thankful pa rin siya dahil hindi hinayaan ni Duterte na magwagi si Bangag Jr. sa kanyang electoral protest nung 2016. Grabe, ano? Grabe yung politika, mga palangga. So ngayon, di ba, dahil during 2016, ay nanghingi ng tulong yung si Bangag Jr. at saka si Lisa Tanas sa Duterte administration. Natulungan sila para manalo sila sa kanilang electoral protest. Pero di ba, nalalaman niyo ang sabi ni Pangulong Duterte doon, matatapos ni Lenny ang kanyang vice presidency, which is nangyari nga talaga. Good thing na rin. Even though ako ay kakampi ni Bangag noon, eh tama na rin na natapos ni Lenny ang electoral process kasi budol talaga itong putang ay ng Marcos Jr. na to. Kaya nga sabi ko kayo mga pinklawan, ang pinaglalaban nyo noon ay para sa bayan. Galit kayo kay Marcos. Nanalo naman talaga si Lenny, sabi ni MHTC. So ngayon, mga palangga, mag-a-agree na siguro tayo ngayon dyan dahil sa ginagawa ng pangbababoy ni Bangag Jr. at ni Lisa Tanas. So ang kwento kasi niya talaga malalim. Dahil nangingi ng tulong niya si Bangag kay Duterte noon.
nangingi sila, di ba, nanghingi pa nga, gusto pa nga magpa-appoint sa Department of Agriculture, hindi nga pinagbigyan ni Pangulong Duterte. Tignan nyo, hindi pinagbigyan ni Pangulong Duterte kasi alam ni Pangulong Duterte na bangag si Marcos Jr. So nanghingi ng tulong para si Leni ay matanggal sa pagiging VP niya during that time, pero hindi pinagbigyan ni Pangulong Duterte. Ang sabi ni Pangulong Duterte, Leni ay matatapos mo ang iyong term. Kung si Duterte ay katulad ni Lisa Tanas, katulad ni Tambaloslos, katulad ni Marcos Jr., hindi natapos ni Leni ang kanyang termino. Kasi makikipagtulungan si Duterte sa mga Marcos. Kaya you open your minds. Mga palangga, ibuksan nyo yung mga isipan nyo, mga kakamping. I know you are for the people. I know para kayo sa Pilipino. Kaya galit nga kayo kay Marco, kay Marcos, di ba? Tignan yung ginawa kay Kibuloy, tignan yung ginagawa kay Sara, tignan yung mga ginagawa sa mga kritiko, hindi pa ba kayo, hindi nyo pa ba nauunawaan yung mga eksena sa politika? Tignan ninyo, bakit si Leni ay nakipag-usap kay Sara? Bakit? 1 hour? We'll see kung ano ang twist ng istorya. Sino, ano bang susunod 2028 claim? Baka magiging Leni, Sara. Kasi pareho silang kapalaran. Pareho silang nabudol. Malakas na ba boses ko? Pareho silang binudol ng kanilang mga kapartido. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kakamping, hindi naman ako galit sa inyo. Hindi kami galit sa inyo na sumusuporta sa Pilipino kasi tama kayo. Nabudol kami ng Marcos. That's why you have to get up, speak up now. Dapat united tayo. Tayo yung tunay na united. Na ang iniisip natin, yung ating goal is para sa Pilipino. Hindi para sa politiko lamang. Diyan mo, si Leni iniwan, kawawa naman. Tinatarantado na ni Trillanes. Ano pa ba yung mga nangyari? O diba? Alam niyo kung tarantado lang talaga kung si Duterte ay Gigi Munoz katulad ni Marcos Jr. Dapat ginawa niya yung ginagawa ngayon ng mga demonyong Tambaloslos. Pero hindi niya ginawa, 'di ba? Ang naging problema lang ni Leni. Alam mo, yun kanina nag-uusap-usap kami no, mga palangga dito. Ang naging pink and green pwede daw. Ang naging problema ni Leni, tama siya sa kanyang paninindigan na never again, no more Marcos, pero ginamit siya ng Liberal Party. Sabi ni That's Me, hindi kasi kayo nakikinig kay Doctor, kay Attorney Guanson. Ayan, buti yan si Rowena Guanson. Ayan, mas may panindigan pa yan. Kasi never yan, tuloy-tuloy siya. Diba? Si Rowena Guanson, tuloy-tuloy. Hindi siya nakipaglaro katulad ni Dilima, ni Trillanes, ni Ontiveros. Imagine mo, si Ontiveros, di ba, ang ingay-ingay niyan. At Leni, now na nag-usap kayo ni Day Sara, sabi ko nga, this is just the beginning. We don't know kung, well, for sure, kukwento sa atin ng putingas. Pero yun po yung kwento niyan, mga palangga. Si Leni ay binababoy din ng kanyang ka-Liberal Party, ang kapartido, the same thing with Inday Sara. So silang dalawang babaeng inape, kaya for sure, pwede nga talaga mag-sanibwersa yun.